Mga bro, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon dahil ito na po ang pinaka-importante sa lahat. Ito na po ang araw ng laban. Na kung magkamali tayo, ay masasayang po lahat ng pagod natin. Ang topic po natin ngayon ay holding ratio. How to hold a point. Umpisahan po natin ito sa salitang pointing. Alam nyo po mga bro, ang gutom, hunger triggers pointing. Hindi po mapupoint ang ating manok kung hindi siya gutom. Sabi nga po, hungry but not empty. No? Hunger triggers pointing. Siya po ang nagtitrigger na mapoint ang ating manok. But hunger also causes stress. At importante po yun na makaramdam ng stress ang ating manok sa oras ng laban. Sa oras ng laban po ah, hindi yung oras bago ang laban. Sa harap ng panganib, yung katawan po ng manok o kahit nga po ng tao ay nagre-release siya ng hormone of adrenaline. Isang parte po yon ng kanyang depensa, ng ating depensa na in face of danger ay nagkakaroon po tayo ng adrenaline. Alam po yung adrenaline. Yung adrenaline po ay nagtitrigger po yun ng sabihin natin extraordinary yung reaksyon sa ating katawan, sa katawan din ng manok. Na pag nasa harap po ng panganig eh ang ating pong manok ay nagiging mas alerto, mas malakas, mas mabilis. At saka yung nagiging sharp, mas lalo po siyang nagiging sharp. Katulad na lang po sa tao, eh, naglalakad po tayo sa kalsada, bigla tayong hinabol ng aso, magtataka ka bakit biglang bumilis yung takbo mo. O kung halimbawa naman po eh nagkaroon ng sunog, wag naman sana mangyari sa atin po ano, nagkaroon ng sunog, magtataka ka, mabubuhat mo yung mabibigat na hindi mo kayang buhatin sa regular na pagkakataon, pero sa oras na yon ay eh, mabubuhat mo. Ganun din po ang sa manok. Pag nakaramdam po siya ng danger at ilalabas niya po yung adrenaline niya. At pag nangyari po yun sa ating manok, eh yun po ang tinatawag na pointed rooster. Pero naman po, pag yun ay naglapse, yung adrenaline na yun ay naglapse, mapapalitan po yun ng bad stress. At ang magiging cause po ay pagod at panghihina sa ating manok panlaban. So, pag nangyari po yun, bago ang laban, eh, yun po ang tinatawag na off. So, paano po natin ito maiiwasan? Kasi, pag sinabi po natin point is going up, pointed to go up. Ang tendency po niyan, pag nasa taas ka na, nasa peak ka na, ang tendency po yan ay pababa. So, paano po nating mahuhold na ang point na pataas dahan-dahan habang wala pang laban, na hindi siya umabot dun sa peak, na hindi pa siya palaban, ay pababa na po. Mag-uumpisa po yan sa pagpakain natin sa umaga. Kung ang laban po natin ay alas 4 ng hapon, alas 3 ng hapon, pwede po natin siyang bigyan ng 1/3 o 30%, 25% ng feeding ratio niya regularly. Pero pag ang laban naman po natin ay lampas na po ng alas 4, let's say alas 6, alas 7 ng gabi, pwede po natin siyang bigyan ng full ration. Basta po ang lagi po natin tatandaan, the minimal time para matunaw ng manok ang full ration niya is between 6 to 8 hours. So kung halimbawa po magbibigay tayo ng 7 o'clock in the morning,
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. At this point of time, between 1 to 3, palapit na pong pa-empty yan. So, ibig sabihin, kung ang laban po natin is 4 o'clock, walang problema kahit hindi na po natin bigyan ng kahit ano yan. Ang proseso po niyan is after 6 hours, magdadrop tayo. Titingnan po natin kung mataas yung moisture niya, i-adjust natin. Kung dry siya, i-adjust natin. Pero yung ration niya po ay totally wala. Adjustment ang mangyayari po niyan. Pagka ang laban po naman natin ay 10 o'clock, 9 o'clock ng gabi, at pag-drop natin ng after 6 hours, which is nasa mga between 1 or 2 o'clock, magdadrop tayo ng 2 p.m. or 3 p.m. na nakikita po natin, unti-unti na po siyang nag-empty. Doon na po papasok po itong holding ration. Kailangan po ay bigyan po natin siya every hour, starting from the time na nakikita po natin na malapit na siyang mag-empty. Ano, bibigyan po siya natin ng 2 picks of pointing pad every hour. Ano po ba yung ibig sabihin ng 2 picks? Hindi ibig sabihin ng boss ay ang mga bro, hindi ibig sabihin no, ibiglan mo ng isang butil, no. Yung ration po ng pointing pads natin, marami yan, ilalagay po natin dalawang tuka. Ibig sabihin po kasi yung isang tuka, hindi natin alam kung gaano karami yun eh. Pwede yung isa, pwede yung dalawa. Pero ang pinaka-basic po nito is 2 picks. Ibig sabihin, dalawang tuka ng pointing pin natin every hour. At ang last na bigay po natin yan is kalkulado natin na at least 2 to 3 hours before the fight. Yun na po yung last na bigay natin. Yan po ang paraan para ma-hold natin yung point niya na hindi siya makaramdam ng stress dahil sa gutom. Pag mga bro, sumobra naman po ang naibigay natin sa kanya doon sa pointing pin natin, ang mangyayari naman po ay magti-trigger naman po yun sa digestive system niya, magtatrabaho ng maigi. Kumbaga, the digestive system will fully work hard para matunaw po yung binigay natin maraming pagkain, and it will causes stress, it will draw away yung ibang energy niya na magre-reverse po dun sa pointing process natin. Kasi ang pointing process natin is to hold the point and to hold the stress. Na kailangan yung stress niya po, yung adrenaline niya ay lumabas sa mismong oras ng laban niya. Ganun lang po kasimple mga brother. Kailangan lang po natin, pag halimbawa po, ang laban mo ay alas 10, idadrop niyo po ng alas 2 ng hapon. Pag nakita po pong bilog pa yung iti niya, hindi pa siya mag-empty, wala. Wala pa po tayong bibigay. Pag drop ulit natin ng 4 o'clock, nakita na natin, nagda-droppings na siya ng white. Malapit na siyang ma-empty. Ihuhold na po natin yon, pakunti-kunti. And the best thing to do that is to give at least, or the most is 2 picks every hour. Wala pong tubig, wala pong lahat. Pointing feed lang po natin. Ganun lang po kasimple mga boss. At saka konting logic po. Konting logic, kaya nga presence of mind and logic. Nabantayan po natin ang ating mga panabong, ang ating mga panlabang sa oras ng laban. Sana po nakatulong po ang ating konting tips sa inyo mga kasabong o mga brother. Bantayan nyo po ang mga susunod natin palabas. Ito po ulit si Bibo El Paso, at ito po ang proseso ng Bibo El Paso Game Park. Salamat po!